Paduano. Mr. Chairman, tanong ko lang po, that was the advice of your lawyer? No, that's yours. Now, ang ano kasi dito sa House, sa inquiry ni AW legislation, if the question and your answer will be incriminating to you. And what is incriminating to answer yes or no to that question of the Chairman Davante? Wala eh. Wala akong nakitang incriminating. Tinatanong ka pa lang naman kung kilala mo hindi. O yes or no lang. Pakisagot mo lang, kilala mo ba si Mr. Rainier Chu? Mr. Chair, pwedeng hindi ko po siya sagutin. So parang sinabi mo na rin, nakakilala mo siya. Mr. Chair. Again, sige, Congressman Acop. Attorney, are you advising your client properly? Because according to our rules, the refusal to answer any question, which is not incriminatory to the resource persons, he can be cited in contempt. Alam nyo naman po siguro yun. So, kindly advise your lawyer kasi it, yeah. May I, Mr. Chair, repeat the question? I just would like Ms. Cassie Ong, please, to answer me right now and to answer the committee, yes or no. Kilala ba niya si Rainier Chu? Sapagkat if she will not answer and invoke her right to silence, ibig sabihin, Mr. Chair, kilala niya si Rainier Chu. And I know, Mr. Chair, that she refuses to answer if she knows, because there are some sensitive things that she knows about Pogo. So your 30 seconds is up. Kasi, kilala mo ba si Mr. Rainier? Rainier Chu? Kakilala po. Okay. Yun. Pero po, again, hindi ko po siya, parang... Oh, yun ang susunod kong tanong. Ano ang pagkakilala mo sa kanya? Again, hindi ko po siya sobrang close po. Pero kilala ka niya. Hindi mo siya masyadong kilala, pero kilala ka niya at kilala ka niya na ikaw ay involved sa Pogo Hub. Hindi ko again, ha? Sinaya mo na kanina eh, na ang binayaran mo sa Pagkor Pogo eh, involved ka. Please, Miss Ong, please, sapagkat you have been answering, kahit noon pa, I was asking you, na sinasabi mo palagi, hindi ka involved sa Pogo, hindi mo alam ang Pogo, right now, oh, you know, anyone can be caught in the mouth eh. Okay, a fish is always caught in the mouth, unless otherwise you use a net. All right? So therefore, ha, ngayon, inaamin mo sa committee ito na you know about Pogo. Inaamin mo na you lock it out, Pogo ang negosyo. Yes or no? Pwede pa kayo ulit yung question. Mr. Chair, ang lakas na ho ng boses ko eh. Para hindi nyo marinig yung sinabi ko eh. Mahina din ba tenga mo? Ang lakas na ng boses ko eh. Uulitin ko pa ba? If I may, Mr. Chair. Congressman Navante, if I may, just a few, ano. Alam mo, kasi, sa tingin ng marami naming mga kasamaan dito, ikaw ay ginamit na dummy. Ikaw ay dummy ng mga taong nasa likod nitong Pogo. Ang sunod na tanong, ikaw ba alam mo na illegal yung mga ginagawa o hindi. Kaya nga, binibigyan ka namin ng pagkakataon. Dahil,
pwede mo namang sabihin na ginamit ka, na dami ka lang. Hindi ba? Kasi kung sasabihin mo, ipipilit mo na ikaw ay isang investor dyan, baka tanungin namin magkanong ininvest mo at hindi ka magsalita, mas mananagot ka sa amin. Pangalawa, saan galing yung pera mo? Diba, sanabi mo kanina, nabanggit mo sa mother mo. Na yung mother mo, I'm sorry to hear that, she passed away already. Pero tatanungin namin, saan galing? Yung mother mo ba, may negosyo? Meron bang binabayad na buwis? Magkano bang naipon ng mother mo? Gusto mo bang umabot tayo sa ganun? Kaya alam mo, yung mga tanong na tinatanong ng mga kasamahan namin dito, kasi kami alam na namin na ikaw ay ginamit lang eh. Ikaw ay dami ka lang dito. At meron mga tao na sa likod nito na hindi mo mabanggit for some reason. No, for some reason, hindi mo mabanggit kasi maaaring malapit sa'yo, o hindi kaya ay kamag-anak mo, o hindi kaya ay boyfriend mo, o hindi kaya ay siya yung pilit mong tinatago sa amin. Di ba? Anong masasabi mo kasi? Sa lahat po ng question na po, hindi po ako dami. So, investor ka? Yes po. So, sige. Mr. Kung, Chair. Investor po ng ano? Mr. Chair, again po, Wordwin po. Mr. Chair. Kasi, how much did you earn in totality being the incorporator of Wordwin Corporation? Can I not disclose that po? Simple question. You've been a incorporator of Wordwin Corporation. Kung ikaw ay incorporator, syempre, at least alam mo kung magkano. Sabihin na lang natin, nung nag-start ka ng sa Wordwin Corporation, nung 2019 yung sa ano eh, 2022. So magkano yung kinita mo na dun? Nagbabayad ka ba ng income tax? Do you have an income tax return? Ipatanong ko po sa tao ko. Basta... Kasi you're handling so much money. Tapos, a simple income tax return, hindi mo masagot. So, be cooperative. Magsabi ka na kasi ng totoo sa amin. Kasi yun lang kami makakatulong sa'yo. Natatakot ka ba sa mga tao na kapaligot sa'yo? Hindi ka natatakot? Hindi ka natatakot makulong? Harapin ka ng boss. Ha? Sure. Ano na? If ever po there's a case against... Harapin mo na lang yung kaso? Opo. So in other words, you don't want to be protected by being cooperative to this committee and you will face the music with the court. Is that what you're trying to say? Ay, ibig sabihin, mas gugusto mo pang harapin talaga yung kaso mo sa korte kesa bigyan ka namin ng pagkakataon na maging parte ng aming pinaglalaban dito sa quad committee ito na mag-cooperate ka sa aming investigasyon. So, in other words, you will not be cooperating anymore by naming names. Yun lang naman hinihingi namin sa'yo kasi eh. Mga pangalan eh. Wala po akong may bibigay na pangalan, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige, Mr. Chair, Congressman Abante. I'd like to make a motion that we invite Mr. Rainer Chu in this hearing, Mr. Chair. I so move. There is a motion to invite Mr. Rainer Chu. Any second? Second, Mr. Chair. Julie seconded. No objections. Hearing no objections. The motion is carried. Comsec. Oh, hey, Mr. Chair, isa na lang tanong, no? Sinaya mo kanina, Mr. Chair, Ms. Cassie, na ang involvement mo ay yung income rentals ng Wordwin. Am I right? Oo. Yes po, Mr. Chair. Tanong ko lang ganito. Yung income rentals per square meter, di ba? And per ulo operator. Am I right? Per ulo operator protection
protection dito sa iyo at kay Mr. Wu? No po. Hindi. Hindi po. Wala ha? Wala sapagkat, po. Ikaw ang kumukolekta eh. Ikaw ang kumukolekta ng income rentals per square meter plus yung protection para kay Mr. Wu. Pakisagot na po. Wala po. Okay. Well, lastly, Mr. Chair, is your lawyer here right now an associate of Attorney Topacio? You are. Yes po, Mr. Chair. May I ask, Mr. Chair, why Attorney Topacio is not here today? Can the lawyer answer, please? Your Honor, please, he has a previous commitment. He was supposed to be ready for yesterday's hearing, but unfortunately, it was transferred to today, Your Honor. Well, Congressman Dan mentioned about what Attorney Topacio did to us. No? I would like to ask from you, if Attorney Topacio owned this, I do not know if this is Facebook or whatever it is called Yes, Yes, Yo. Does Attorney Topacio own this? I understand, Your Honor, that he has a radio program, but I don't know if that is the one, Your Honor. Oh, yes. It says right here, Yes, Yes, Yo. Have a great weekend. And this is what Attorney Topacio is saying. You know, he is trying to appear like he is a young brat when he is actually a very good lawyer. And he is a friend, even of this committee. I do not know why he has been saying things against us and bad things about us. Anyway, alam mo, may kasabihan tayo, Attorney, Mr. Chair. Meron akong nabasang kasabihan. You know, never approach a bull in front. And never approach a horse behind. And never approach an idiot in any direction. Oh, bahala ka na, Attorney, kung anong gusto mong isipin tungkol doon, no? And the thing is, we're not going to, in a way, attack him for this. Gusto ko lang sabihin sa kanya that we have a copy of all of this. I'm not actually offended, no? Nakakaano lang na the kind of very good lawyer he is, that he would appear like a young brat that does nothing but go against us who are seriously investigating this matter for the Filipino people para malaman po ng publikong karatuhanan, hindi po para sa amin. Mr. Chair, maraming salamat po. Yun lang gusto kong sabihin. Thank you, Congressman Abante. Mr. Chair. Yes, Congresswoman Luis. I just wish to add to the manifestation of the Honorable Abante that the reposting done by Yes, Yes, Yo, which we believe belongs to Attorney Topacio, constitute an act of contempt because that constitutes disrespect to the members of this committee. I hope that this is a reasonable warning for him. We are all members of the bar. We are not taught like this. We are not trained like this. We are bound to protect our legal profession. And this is not the way we should discharge our responsibility as members of the Philippine Bar. Kindly relay to Attorney Topacio. I will, Your Honor.